Welcome back sa ating channel, mga ka-hoops. For this video ay pag-uusapan natin ang posibleng pagtatapat ni Kai Soto at ang Gilas prospect noon na si Kamaka Hepa sa US NCAA. Magandang ang mapag-usapan ang tapatan na yan, mga ka-hoops. At the same time ay kumustahin na rin natin kung ano na ba ang performance ni Kamaka sa US NCAA. Noong 2017 NBTC All-Star Game ay nagkatapat nga ang team na kung saan ay kabilang si Kamaka Hepa at ang ating pambato na si Kai Soto. Parehong nagpamalas na magandang performance ang dalawang prospect. Si Kai ay nagpakita ng lakas nito sa ilalim habang si Kamaka naman ay nagpakita ng lakas sa pagpuntos. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Kamaka Hepa, ito nga ay isang Phil-Am na naging prospect noon para sa ating national team. Magaling kung sa magaling ang player na ito na ipinaparehas pa nga ang laro kay Kevin Durant. Ngunit hindi nga ito eligible para sa ating national team dahil nga hindi ito nakakuha ng Philippine passport before ito mag 16 years old. Tapos nakuha pa ito ng Team USA para sa under 18. At ang malala pa nga dito ay mukhang hindi nga nito kinikilala o di ganun ka-proud na may dugo itong Pinoy. Mula Jefferson High School ay nag-commit nga ito sa Texas, isang US NCAA Division 1 team. Tulad ni Kai ay 4-star at pang-68 sa top 100 players ng class 2018 si Kamaka noon ng ESPN. Sa ngayon nga ay pangalawang taon na ni Kamaka sa kolehiyo. Ngunit kung ikukumpara nga ang mga numero nito noong high school pa siya, ay medyo bumaba ngayong college. Noong high school ay nag-average ito ng 18.1 points, 11 rebounds at 2.3 assists. Pero ngayon nga ay meron na lang itong 2.8 points, 1.9 rebounds at 0.6 assists. Sa totoo lang ay medyo malaking adjustment talaga ang mangyayari mula sa performance mo noong high school kumpara sa kolehiyo. Dahil una ay ang level ng kompetisyon at lakas ng mga players. Kaya siguro malaki ang naging epekto nito kay Kamaka Hepa. Pero ito nga, paano naman kung sakaling magkatapat si Kai at Hepa sa US NCAA kung sakaling maisipan nga ni Kai na maglaro sa US NCAA? Dahil nga may balibalita na mag-skip na daw ito sa paglalaro sa college. Pero since wala pang opisyal na kumpirmasyon, ay malaki pa rin ang posibilidad na mangyari tapatang ito. At yes, mas maraming experience si Hepa dahil nga mas matanda ito kay Kai, mas nauna itong mag-develop ng kanyang mga skills. Dati aaminin ko sa palagay ko ay hindi ubra si Kai sa NBTC days nila dahil batang-bata pa nga si Kai noon. Pero kung ngayon sila magkakaharap o sa US NCAA, ay mahihirapan si Hepa sa ating pambato. 6 foot 9 inches ang height ni Kamaka Hepa, parang di na nga ito tumangkad mula noong 2017. Habang si Kai ay 7'2 na ngayon kumpara sa 6'11 at 14 years old noong huling magkatapat sila. Sa ngayon nga ay medyo malapad ang pangangatawan ni Hepa kumpara kay Kai. Pero advantage pa rin ang height ni Kai. May shooting si Kamaka, meron din si Kai. May rebound si Hepa na meron din si Kai. Siguro ang isang lamang dito ni Kai kay Kamaka kung magkakatapat sila sa NCAA ay yung taas ng basketball IQ. May IQ din naman si Kamaka Hepa sa game pero iba pa rin ang taas ng kay Kai Soto. Kaya kung Kamaka Hepa versus Kai Soto sa US NCAA, hindi dahil sa pambato natin si Kai, pero kay Kai Soto ako. Kayo mga ka-hoops, base sa inyong pansariling opinyon, sino ang mananaig kung sakaling magkakatapat ang dalawang prospect na ito? Kamaka Hepa o Kai Soto? Ikomento nyo lang yung opinyon sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless sa inyong lahat.